Namitas ako ng dragon fruit at ito na rin yata ang huling bunga kasi palipas na rin talaga ang season na rin. At kinuha ko na rin ang mga palaki kong mga bayabas kaya naman samahan nyo ako ngayong araw. At isa rin talaga ang mga dragon fruit sa mga mamimiss kong kainin at isang taon na naman nga ang aintayin bago pa ulit sila magsibunga. Wala na kasi akong nakikitang natitirang bulaklak o mga susunod pa nahihinog kaya ito na nga yata ang huling pamimitas ko ng mga dragon fruits at buti na nga lamang at sabay-sabay silang nagsahinugan ngayon. Nakakatuwa nga din at malalaki ang bunga ng mga dragon fruits na ma-harvest ko ngayon kaya kahit ilang piraso pa lang ang napipitas ko puno na agad ang basket ko. Lumipat naman ako sa may bandang harapan at nung una akala ko isa lang ang bunga dito pero bandang itaas pala may apat na piraso na hindi ko agad nakita. Nakakatuwa nga din tingnan kapag sa isang dahon katulad nun kasi minsan tatlo o hanggang apat pa ang na-harvest ko talaga. Hindi na naman nga kami makatiis ni Jello at yung isang bunga na mababa kinain na agad namin at kanina pa nga rin ari tinutuwa puro ni Jello. Talaga namang wala kaming kasawa-sawa sa pangangain na rin. Mapabiolet man o kulay puti parehas masarap sa panlasa namin. Nakakatuwa nga rin ang mga bata kasi kung ano yung mga nagugustuhan kong kainin talagang gusto din nila. Ito din ang unang pagkakataon na makakatikim si Daddy ng dragon fruit at nagustuhan nga rin daw niya ang lasa. Kasi tulad ko dati nakikita rin lang namin ari sa mga supermarket pero hindi namin magawang bumili kasi bukod sa mahal ang kilo na rin sa mga tindahan hindi rin kami interesado na tikim. Kasi kadalasan hindi na rin sila fresh na tingnan. Hindi katulad ng ganito na nasa puno pa lang kinakain na namin. Mas matatakam kang tikman lalo na kung libre mo nga lamang din itong kakainin din sa probinsya. Nakapamitas nga pala kami dyan ng 10 piraso at yung isa kinain na namin. At lahat talaga ng mga na-harvest ko ngayon malalaki kaya busog ka na naman nga agad sa isa pa lamang nito. Pagkatapos naman naming mamitas ng dragon fruit binalikan ko naman aring bayabas na pinaglalagyan ko ng mga plastic nung nakaraan. Tatlong linggo na nga yata ang nakalipas buhat nung binalutan ko to ng mga plastic kaya titingnan natin kung nagsilakihan na nga baga. Pagtingin ko nga sa mga bunga napakaraming mga bulok na kasi wala namang kumakain din ito kaya nabubulok lamang. At alam nyo mas marami pa yung mga bulok na bayabas kaysa sa mga apitasin ko ngayon. Buti na nga din at naisipan kong puntahan aring pinagbabalutan ko ng plastic kasi kung hindi ilang araw pa to mabubulok na rin lalo pat minsan naulan. Kaya napapasukan ng tubig yung mga plastic at naiisipan stuck sa loob kaya mas mabilis aring mabubulok. Yung iba na binalutan ko hindi na lumaki ang bunga at yung iba naman mga bulok na nga. Pero may napitas pa rin naman ako na wari ko lumaki din naman ng konti. Pero hindi ganito yung ina-expect ko kasi akala ko ma-harvest ko sila dun sa laki na inaasahan ko. Buti na nga lang din at may napitas akong isa na medyo lumaki din naman buhat nung binalutan ko. Pero yung iba hindi ko na binubuksan kasi mga bulok na rin. May ilan din akong napipitas na walang mga balot na plastic. Si lumalaki din naman sila pag naswertehan na hindi sila kainin agad ng mga insekto at hindi agad nabulok. Pero karamihan na na-harvest ko ngayon ari yung mga pinagbabalutan ko lang dati. Siguro kung hindi ko rin sila napaglalagyan ng plastic bulok na rin sila ngayon. At kung may konti pa nga na hindi ko agad sila nabalikan puro mga bulok na nga lang pala ng bayabas ang maaabutan ko. May ilang piraso din naman ako na nakukuha pero hindi na katulad dati na umaapaw sa basket ko. Mas masarap pa rin kasi ari kumpara dun sa maliliit na bayabas kaya mas gusto ko tong kainin. Ito na nga rin yata ang huling harvest ko ng mga bayabas kasi mukhang palipas na rin sila. Merong iilan pa na natitira pero hindi ako sigurado kung lalaki pa talaga sila ng tuluyan kasi kahit maliliit pa lang nabubulok na rin talaga. Iniisip ko nga na pagkatapos ng mga prutas na to ano pa kayang prutas ang sunod na magsisibunga at sunod na ma-harvest ko kasi mukhang lipas na talaga lahat. At pagkatapos nga namin umuwi na rin kami. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!